sige, yung MPL, 'di ba? Yung MPL regular season game 1, download game. Pero yung kapag eto na yung LAN games na, parang medyo tumatagilid yung vapor, kapansin-pansin eh. Yeah, well, medyo di pa naman to LAN game, pero yun nga eh, parang yung kaninang game 1, hindi ko siya ramdam as download game. I feel like yung game 1, gusto talaga nila eh. Genuinely wants to win that game. Hindi siya basta parang giveaway game lang. And anong nangyari doon, hindi lang din siya yung Bren na ano eh, na parang nagda-download game na they're playing at their best. It feels like ang dami nilang na-realize na hindi nila in-expect na manggagaling sa kanilang mali. Diba? Oo. Tignan natin, ayan, ladies and gentlemen, kung ano ang sagot ng BREN Esports dito sa lineup na to, guys. And of course, ayun, antay lang natin talaga na lumabas tayo syempre dito sa ating drop. Pero may narinig tayong Minotaur. The next level. The next level next drop. Drafting. Blind drop. Blind drop. Oh, naman. Blind pick. Blind pick, no? Minotaur Akai, magkasabay yun. So, isang team lang yun. Na naman. Oh. Minotaur Akai na naman makikita natin. Baka sa isang side lang the yun. Baka, eh, the manok and baka. Hindi, baka. Baka pa sa Akai. Akai. The panda and baka. Oo, oh, Samyup yun. Hindi. Baboy pala. Korean ano yun? Korean baka. The Korean baka. Korean panda. Korean panda. Antayin lang natin. Ito lang talaga na. Naka-blind drop lang tayo. Guys. So, patayin lang natin bago tayo magtungo dito sa game natin. Of course, noting the fact there sa mga viewers natin dyan, may laban pa ang Bren, after mamaya, ang kalaban nila, ang I do not sleep. Oo. Pero mukhang yung Bren. Ang Bren ata ang hindi natulog. I do not sleep. Kasi nakita ko yung status ni Maring Yuji. Nagabi, di ba? 2 hours ago? 2 hours ago? Ako dumating ako mga around 7 eh, ganun eh, dito sa venue. Tapos parang nakita ko yung status, 2 hours ago, hindi daw siya makatulog. Nako po, tapos ang MSN. Oo, oh, man, di ba? Parang ano, parang wala talaga sa hulog eh. Pero tingnan natin. Chillax. Chill lang tayo dyan, mga tricks. Tapos ang dami pa. Ang dami nyo pang matutungayan dito, syempre, sa ating MSC 2019. Kasi na makaabang din yung mga susunod pa nating laban, which is the Archangel, and Evos, and Overclockers. Madugo din yung group na to, sa totoo lang. Yung Overclockers, no? Parang ano din to eh, may onting lason din yun. Yung Evos Esports SG, given na siyang threat, given na yung Evos Esports SG as a threat. Pero yung Overclockers, guys, baka yung iba sa inyo hindi naririnig yun. Remember that this is a squad mula sa Vietnam. At kung gusto nyo matandaan kung anong meron sa Vietnam, guys, yung Kimi Meta, sa Vietnam po yun. Sila nagkumpisa nun. Tsaka, well, tignan natin lahat naman ng teams dito ay lason. Kung iisipin mo ko yung Shinbu. Pero there's a hype doon sa top dogs, which is Bren, Archangel, at saka Onik. Pero syempre, nakita natin ngayon ang unang patikim ng Geek Fam na kayang-kaya nila pumalag. Walang hype. Paramiss kayo. Casual. Baka 2-0 pa eh. Diba? Baka 2-0 pa eh, diba? Ayan. So, para sa draft natin, nakikita nyo naman pala yung draft natin, mga kaibigan. Ayan yan. Ganyan yan. Ayan. Basta. So, ang Leopold. Yun. Nakikita na natin. Ay, eto pa, Kuya Shinbo. Mind you, ang Tigreal. Tigreal po siya kung paano i-announce, ha? Kasi sinabi ni Ate Girl. Oh, Tigreal. Oh. Ang Tigreal. Ano kay Ate announcer? Kung dito, sa Pilipinas, pag pinipik yan, parang, napapaganon tayo. Wow, Tigreal! Napapapost ka sa FB, no? Napapareklamo. Ang cancer naman ito, Tigreal. Dito, sa ibang bansa, pag nagta-Tigreal, chillax lang sila dyan. Ay, on the meta yan. On the meta yan, dong. Para rin yan, Terrence La Mechanic. Eto, pre, very, very Bren Esports lineup. Very Bren Esports. Walang kahit anong kalokohan, walang kahit anong pauso, walang intro. You know, Coco on Claude, di ba? Naging top 1 sa mundo yan si Claude. You got Thamus on Rebo, Eugene Hayes on the Diggy, interestingly, and Pain. We'll be on to the title. Pero parang tagilid ang vapor, Kuya Shin, ha? Parang ang sakit kasi you have a title which is very tanky against a carry na true damage and open yung Kagura, hindi pa rin nakuha. Baka ayaw pa ipakita. Harit muna. Okay lang yung harit. Ang curious ako, Gusion naman para sa kamay ni Dominus and Susko. Si Dominus Trix. So nung MPL, SYMYSG, matinding laban yan. Let's go, Game 2, Geek Fam versus Bren Esports. Huwag na natin patagalin to. Tignan natin, ladies and gentlemen, para sa Bren Esports, hashtag laban Pinas, Coco. Bilang ang Claude dito, Rebo ang Thams, UG ang Arit,
Haze ang Diggy at si Paring Pain ang Tigreal. Indeed. Of course, makikita nyo dito mga kaibigan sa side ng Geek Pump. Too easy for JPV para sa ating Minotaur. So, ito sa Akai, Dominus, for the Gusion, Repo, the Leomord, and Fix for the Gun. Leomord na naman si Paring Repo dito. So, parang sabi niya dito, wala nang respeto. Gera akong gera. And look at the rotation na magmumula sa Bren. They are now eyeing the blue buff. Kinuha na rin nila si Lizardo dito na meron sa bandang blue lane. So, talagang iiwan nila si Paring Leomord. Pero right now, Geek Pump, knowing this, rekta sila. Sira ang rotation ngayon, ladies and gentlemen. Pero unang sumuntot ang ano. Ang Bren na naman. Ang Bren, oo. Tapos of course, tingnan mo yung farming rotation dito ni Coco. They allied Coco to actually get the farm onto the top lane side. Now they're also giving Coco the farm mid lane. Kakaibang strats. They want Coco to join the game kaagad. Grabe yung alternation. Or probably ko yung Shinbu, they're just funneling the gold na magmumula kay Coco dito. Again guys, kung pagmamasdan nyo ang mapa natin, mas mabilis po ang punta ng minions sa mid. Yun ang pinakamauna. So Coco, Dominus mula doon dito, pero first blood kinagat ni Paring Rebo. Si Kuya Rebo talaga, malupit kumagat yan. At grabe rin naman si Paring Pain. May flicker pala yun. Flicker that race. Oo, hindi basta-basta yung bibigay si Pain. Kaka-engage lang yan. Yun na nga. Oo nga naman, congratulations, Madam Blue and Kuya Pain. So mabalik tayo sa sinasabi ko, Kuya Shinbu, no? So actually, Coco, getting the farm in the top lane and getting it in the mid lane. So, parang lalamang siya dito ng gold ng 10 seconds faster. Trick faster. Paglaban si Coco, level 3 yan. Pag napatay yan, pag napatay yung Minotaur, level 4 kagad yan. Di nila pwede i-commit. Pero, Minotaur is coming in. And look at the discipline coming out from Coco dito. Sabi niya, sige, habulin nyo na. Eto na, ibabalik ko na. Hindi ako sasama. Oo, di ako lalayo. Di ako lalayo. Walang masasayang na minion, man. Walang masasayang talaga. Again, guys, medyo lamang siya dito ng 10 seconds gold dahil nga nakukuha niya yung gold sa mid, nakukuha niya pa yung gold sa top lane. Next dito ang objectives natin ng mga blue and probably crab around ilang minutes and turtle fight around the top lane. Lamang ang level ng Bren dito. Kailangan nata mag-ingat ng Geek Pump. Okay, so ayan, meron lang kailangan ulit ayusin para dito sa game natin. Okay lang yan, normally talaga sa start natin, marami pang mga bagay na di natin ine-expect. Mga kaibigan, pero you can actually see the full squad. They're still utilizing the same squad here. Medyo nagkaroon na ng liwanag yung itsura ng mga taga-Bren dito. Onting ano, onting hindi. Kanina kasi si Rebo, yung mukha parang hindi ni-replyan eh. Oo nga eh. Si Coco kasi parang hindi nag-wax. Si wax. Parang bitin yung wax eh. Alam mo naman, si Coco pag sumelpi yan, parang heart trap talaga ang datingan. Tapos nagising-gising na rin yung mga players natin. Parang bitin-bitin talaga. Ito na oh. Ito na tinasa yung mga oh, diba? Parang bahay lang! Iba talaga si Rebo. Kahit kailan! Kahit kailan! Tignan mo yung pagkakaiba ko yung sheet mo. Ito Malaysia. Upo. Puna maayos. Ibang country. Kasama si Ben diba? Kasama si Ben and Ben sa likod. Puna maayos, ibang country. Diba? Para first impression last. Chillax tayo, jacket. Bawal magubad ng sapatos. Oh my clap. Pwede naman. Rebo. Pwede. Si Rebo parang si Ani. Parang pwede si Jules. Naman. Parang si Jules si Rebo. Si tropa natin, Jules. Ayan o. Diba kahit si Haze eh. Si Haze. Alam mo kasi, Kuya Shin, ayan ang tinatawag na upo ng galit na. Oo, paniki pose. Oo, parang si Ash, di ba? Pag si Ash ketchup, binaliktad niya yung sombrero niya. Laban na. Yan. Si ano din, si L nandeto. Si L nandeto, pag ganyan yung upo, di ba? Pag ganyan na yung upo ng pro player, ibig sabihin, galit na. Oo, yun ang ibig sabihin yan. Tiyan mo si Coco ngayon, oh. Tiyan mo. One assist. Buti na lang may medya si Rebo nun. Ay, nako. Meron ako. Yan, tap-ata ang baka dito. Grabe yung ila ni Kuya Pin. Nako. And right now, yung mage dad ang gumagalaw, Kuya Shin. Level 4 yung Diggy eh. Oh. Pero may sundot yung Gusion dito. Mas iba dito person to ni Diggy. Of course, kahit away din si Fix. Two gets retaliated by the members here ng Geek Pump. Knowing na wala na rin flicker. Out si Tigreal, si Pain. Alright, pero pumapasok dito sa parang Eugene nilabas. Dito ang Phantom Steel, Eugene falling low. There you go, pero naka-killing spree. Damage that is real. Naglabas pa ng Cruise Question. May kagat mula kay Rebo dito. Amoyin mo ang pako! Sabi dito ni parang Rebo. Pero nilabas ang mga espada. Rebo still. Kagat ng Seven Lions. Grabe. Let's go! Oh! Alam, grabe si Coco. Makakatakas nga pa. Well, wala na siyang movement speed dito. Rebo. Wala na siyang ace. There is the bad boy pa si Rebo. Oh! Grabe naman! My G!
Sabi ni Haze dito, oh, freestar. Yeah, freestar. Si Coco, too easy here. With his second ultimate for this fight, Bay nakasali na rin kung saan siya napatay, doon siya papatay. Grabe. At mahalam kaagad si Dominus. Ang tagal ng laban, pre. Sa sobrang tagal na buhay na ulit si Bay. Yeah, nakapag-ult pa, oh. Tignan mo, nakatulak si Bay. Oh, eto ulit si Sean, babalik. Oh, laban ulit. Yeah, round 3. Fight on it. Silang, silang, silang. Mainit, dong. Grabe naman yung laban na yun, no? Pero sa tingin ko, lumamang doon ang Bren. Alam mo kung bakit, Meshin? Oh, tricks, bakit? Nilabas na ni Ribo ang ano niya, ang ultimate jutsu niya. Wala pa nga siyang bloodless axe doon. The lifesteal is real lang para sa kanya. Emblem lang ang nilaban niya doon. Ang swerte nung taas ng paa, Meshin. Oo, kapangyarihan ng paa. Kapangyarihan ng paa. Pang-paa. Pang-paa. At sa mga kapaa. Kapaa. Mga kapaa. Tanda mo, payaman. Payaman to si Ribo. Bukod sa payaman, grabe din, dami din shoes niya mga yan. Indeed. And of course, going back for that fight, remember that Ribo is the one hunting the damage here. Not Coco anymore. Hindi ganun ka-damaging yung pagkawala kay Coco. Take note that Coco is also medyo upset doon sa laban. He's not dead for that fight. Pero, at ang galing din ni Haze, commented kay Haze sa support ang ginagawa ng TV. Grabe si Haze dito. Piling ko nga siya ang MVP. Si Digong, si no? Parang Haze Yuji. Pag naglagay ka ng cruise, yung Zaman Force, gagawin lang ni Haze. Nalagay na rin mga pre-stars. Pero si Yuji kanina, no? Late yung Zaman Force. Talaga po yan. Cooldown yung saka. Ay, gamit niya lang sa taas nun eh. Cooldown kaya napalaban siya dito. Pero look at the aggression. Mula kay UG dito. Okay, parang laban talaga ito ng mga fighters eh. Bloodlust Axe, kumbaga. Gera na naman mga kaibigan. The Zaman Force gets up early on. Minawan Fury sa isa. Ribo still able to walk away. Oh my G, pero papasok na naman si Ribo dito. Nilalabas na naman ang kabayo. Agad na. Horses in the back. Ribo versus Ribo. Sino ang tunay na Ribo? Nako! Kabaa, payaman dito sa taas, UG 1-on-1. Of course, when you're gonna kill off the carry with the triple kill, it will be the first ace. Maniac, UG. Oh my G, habang si Coco, just doing Coco things, ladies and gentlemen. Yan ang sinasabi natin, nananalo ang friend pag di sumasama si Coco. Oh my G, eto na yun eh, tag mo yung tropa mong sa basketball bangko. Jeremy Lin! Coco Sanity, Kuya Shinbu! Naku po! Pero alam mo naman, si Coco may ginagawa naman. Late game. Tsaka boy, tinan mo yung ginagawa niya. Space created. Yung NBA Finals, umabot yun ang Game 7. Game 7 niya. Lalabas si Jeremy Lin doon. Sa Game 7. Pasalamat kayo. Pasalamat kayo, wala si Jeremy Lin. Pasalamat kayo, hindi umabot ng Game 7. Kasi kung umabot ng Game 7. Jeremy Lin, fourth quarter. Lead Sanity. Ganun yun. Parang ganito lang. Ganun si Coco. Ganun na si Coco. Mamaya makikita. Coco Sanity. Binabati ko lahat ng mga Coco Natics. Oo, Pandi Coco. Mga Pandi Coco, Coco Official. Di ba classic eh? Kanina sumasama eh. Di ba? Nagbago yung laro. Eh ngayon, classic. Tinan mo yung minimap. Look at the minimap. Yung positioning, Kuya Shinbo. Minimap na ang nagiging mini yung base dito ng Geek Fam. Oh my G, ladies and gentlemen. Ngayon, eto na ang Bren na nakikita natin kanina. Parang hindi Bren yun eh. Parang Zen yun. Parang Zen. Napanort, no? Kulit eh. Ang kulit, double mage. Tapos Paramis. Paramis okay lang. Pero double mage na double melee. Oo naman. Ano yun? Eto na, golden stop na si Coco. Sabi ni Coco, wala nga ang kill eh. Walang kill eh. Akala nyo, sasama si Coco sa team fight. Hindi, sasama yun. Never. Never in forever. Sa printing lang yan, sasama sa reporting. Kahit nga sa reporting eh. Pili ko sa attendance lang. Tapos sa reporting, taga-tape lang yan nung Manila paper. Oo, parang guys, sagot ko na yung tape. Tsaka yung pentel pen. Ganun na ang mangyayari dito. Pero guys, seriously speaking ha, eto na ang nangyayari sa laban. Yeah. Dami namin joke dito, pero eto kasi yung aggression na meron sa Tamos at tsaka ano, tsaka Harit plus Diggy, yung free stars, pre, yung carry, half health kagad yan, tamaan siya ng tatlong free stars ni Diggy. Kaya di rin sila makalapit. Yung stars ni Diggy dyan, streamer ka automatic. Ang streamer count yan eh, free star. Oh, thank you for the stars. Agad. And ito rin, no, Geek Fam is also a team who struggles playing from behind, no? Medyo nag-steamroll lang yung, hindi nag-medyo, nag-steamroll lang yung BREN Esports dito, ipit ni Akai, yung personal percussion, kera na agad. Pulado sila kagad dito, Killing Spree, Tiger Yell, at sumama na si Coco. Oy, naku, wala nang Naminoan's Fury, nabitin ang lasa ng ating baka, Kuya Shinbu, 15-14, and si Ribo, kumagat, kinagat si Ribo. Oo nga, si Ribo ka pa. Ribo ka pa. Ribo versus Ribo.
Well, we get the mid lane to be destroyed, of course, with that siege artillery. That's the first finish, an easy transition onto the power play inhibitor turret. Nang surpresa na si UGD to the Salmon Force. All bases, all doors ng Geek Fab is now open by Fred. Pwede naman pala yun, Kuya Shin. Pwede naman, no? May download game. Kumbaga pinasarap lang, Kuya Shin. Pinanalo lang, gusto pa mag-win. Gusto pa mag-win. Kumbaga sabi nila, bibigyan namin kayo ng galaw ng Zen Esports. Ngayon, eto na ang BREN Esports. Oh my! Ano ba naman? Pwede naman pala yun eh. Alam mo yung panalo na dito yung BREN Esports, kaso ang iniisip mo pa rin yung Game 1. Yung Game 1. Nangyari itong Game 1. Pero guys, eto ha, seriously speaking, feeling namin talaga tagilid lang yung lineup ng Game 1. Pero ngayon nilabas na ang tunay na jutsu. Pero sa tingin ko, Kuya Shin, ang Akai tsaka ang Gushon, hindi nagana. Oy, naku, basic days. Pero may ano? Time journey. Pero Minowan Fury is not yet burned. There's the Minowan Fury after the time journey. Koko! Koko Sanity! Printing time! Koko Sanity! Koko Sanity! The solo player! Solo player! The solo player! Oh! Oy, naka-cancel is! Banding! Oh, ikaw ang panda! Thumbs up! Ligers! How's the Philippines? Hello! What's good? How's the Philippines, man? What's good? You like Taco Bell? You like Jollibee? You like Jollibee? Mga kinasal, you want? Usap na lang sila! Nag-usap na lang sila! You like adobo? Magka-usap na lang si Hicks na siya, Akai! There we go, ladies and gentlemen, 1-1!